talunin, di ba? Kung maga nandun yung rivalry eh. Siguro dahil sa established yung organization, siguro dahil doon sa mga players, sa coaching staff. Meron bang namumuong rivalry sa, ano, sa Alaska at San Miguel? Ah, Alaska at Barangay Ginebra? Siguro po meron kasi nung ano rin po siguro yun nung time pa po nila Jaworski talagang lagi silang magkalaban sa championship, mga, championship sa mga playoffs. Siguro po doon po na nagsimula yung rivalry nila. At alam ko nun, yung mga fans ng Ginebra talagang, kumbaga, sa Alaska talaga galit eh. Natanda ko na si Gary Granada, fans ng Ginebra, gumawa pa ng kanta eh. Tapos ginawa, kumbaga, may remake pa si, si Bayang Barrio. So, ganun katindi. So, nararamdaman mo rin ba ito? Pati ba ang mga fans talagang medyo... Opo, ano rin po yun. Kasi, parang, kasi nung time nila... Nung, yun nga, yung kala Jaworski nga, parang laging Alaska yung nananalo eh. Oo, oh, parang Grand Slam nun eh. Yun. Nagdaan sa Ginebra talaga eh. So, parang yung mga fans na, sa Alaska talaga. Oo, medyo hostile sila. Nung panahon mo nun, nanonood ka rin siyempre ng basketball. Ano ba favorite team mo? Hindi yata Alaska, di ba? Ay, hindi po. Ano po yung Pure Foods? Oo. Sino yung mga favorite players mo na? Sila ano po, Alvin Patrimonio, Dindo Pumarin, Jerry Codeñera, Ray Evangelista. At alam ko yung father mo, ano rin eh, basketball player din, although hindi siya umabot sa varsity. Sinasama ko ba niyang manood na sa mga, sa mga basketball games? Hindi ko na, minsan po, sa Bicol. Pero hindi ko na po maalala iba na... Nasasama niya ako. Bata pa po siguro. So, hindi mo siya napanood na maglaro? Napanood ko po siya nung, dito na po kami tumira sa Quezon City. Oo. So, yung mga, half court na, hindi na sa liga. Hindi na, yung, pastahan lang po ng mga soft drinks, ganyan. Hindi mo alam kung ano yung favorite basketball team niya? Kasi alam ko yung nung bata ako noon, nung bata yung mga anak ko at medyo younger pa ako na sinasama ko yung mga anak ko, talagang favorite team ko noon Talk and Text at saka Alaska. Tapos awa ng Diyos, yung mga anak ko favorite team Ginebra at saka San Miguel B. yung favorite team ng tatay mo noon sa parehas po kami noon Pure Foods din po siya talaga noon. So hindi ka na gano'n, hindi ka nag-rebelde, hindi ka mukha ng mga anak ko talaga. Talaga lumipat ng allegiance eh, hindi sila nag-Alaska o Talk and Text eh. Itong kumbaga in contrast dun sa napakaiksing pahinga sa pagitan ng ng Fiesta Cup tsaka Philippine Cup. Ngayon naman itong papunta kayo na Fiesta Conference, kumbaga defending champion kayo, mahaba-haba ang bakasyon na medyo... Medyo kumpiyansa ka ba, Mark, na mas ready kayo ngayon? Opo, kasi yun nga, mas makakapag-ensayo kami ng matagal. So kasi, tas meron pa pong yung iba na yung bago na hindi pa po masyado nakaka-alam ng triangle. So talagang... Papa, kami ngayon? Maganda kayo. Maganda po talaga kami ng maayos ngayon. Meron pa ba yung mga players ko ba dyan na hindi pa masyadong master ng triangle? Alam ko naman, kinikwento sa akin ni Coach Team, si Cyrus, sheer talent ang ginagamit niya, pero hindi pa siya ganun kapag leader sa triangle. Hindi pa po siya ganun ka, sa triangle. Tapos, yung rookie po namin, si Elmer Espiritu, tsaka si Bonbon po. Oo. Tapos si Marvin Hayes pa. Pero reserve yata, hindi ba? Reserve po siya. Pero sa scrimmages, lumalaro na rin. Apo. So, kumbaga, meron na ba kayong import? Alam ko meron na kayong, meron nang nabanggit si Coach Tim sa import nyo. Meron or, na. Or sisikreto muna natin dahil baka ma-pirate na ibang team. Hindi pa siguro kasi, sinabi na po niya sa amin bago kami mag-vacation. Ganun ba? Sino ba itong import niya? Eddie Basden. Describe mo naman to na gaano kalaki, ano ang laro niya? Siya, 6'4", playing siya ng, all around, pwede siya mag off guard, small forward,
power forward tsaka center. Mm-hmm. All around, yeah. Kung mahirap na siya mag-center sa, siguro sa PBA, kasi lalaki na ng mga, mga players ngayon sa PBA. Siguro forward, ano? Oh, siguro mag power forward na lang. Ikang pato. Kasi si ano nga, si Mark nga 6'4 eh, nasa forward din eh. Ito yata ang last game, hindi na nagkaroon ng ano, ng parang resident import. Dati 'di ba si Sean James tagal eh, 'di ba? Oh. Talagang resident import talaga eh. Kahit na malalaki yung pinifield ng ibang team, stick pa rin sila kay Sean Chambers eh. Eh siguro dapat anuhin natin. Tingnan natin yung ginagawa ng PBA kasi kung yung mga ako na import na magaling ang Alaska, iniba nila yung height limit. Oo nga, bakit nga ganun? Nung nag-champion sa Alaska doon sa 640 sa Ellis, ginawa ng 6'6 yung limit. Nag-champion si Diamond Simpson, silang Alaska sa Diamond, kaya saan si Diamond Simpson, ginawa ulit yung 6'4 yung limit. So... ano ba yun? Huwag ba yun? Ba't pa iba-iba? Ayaw yata bumalik-balik yung mga import. Ayaw, hindi ko pa alam. Kapatalan dati. Eh siguro, dahil nagpapalit-palit ng ano, Ruel, ng commissioner. Hindi, yung sa... Di ba? isang palit pa lang tayo eh. Si, wala kay commissioner. Kasi, Barrios. Si Barrios. Alam po, si Diamond din po kasi bata pa raw. Baka, baka lumaki pa po eh. At saka saka mahirap nga yun, imagine mo 22 years old eh. Yung Alaska player, yung mga import na hanggang 30 na si Sean Chambers eh. Biro mo taon-taon babalikin mo dito si Diamond Simpson, baka may taon-taon champion ng Alaska doon sa sa Fiesta Conference. Baka naisip na yun na PBA ano. Ganun ba kaya? Kaya naiba ng konti ang ano, rules di ba para para maiba. Anyway, dito may nag-text. Uy, si Net, ano natin ito eh. Sabi, pareho pala tayo na Pure Foods ang favorite team, kaya masaya ako nung winalist ng Pure Foods. Siguro kay dad lang natin to si Net, ha? Kasi, mga Pure Foods, kaya masaya ako nung winalist ng Pure Foods ang Alaska. Masaya ka rin ba noon? Ako, Pure Foods din ako dati nung bata-bata pa ako eh, ha? Panahon ni na Alvin Patrimonio, unang pasok niya, no? Malamang si Mark masaya din ako kasi fancy siya ng Pure Foods. Bata-bata pa nun si Mark. Baka hindi po hinapanak si Mark. Sandali, ito, big fan po ako ng Alaska since 1998. Tanong ko lang kay Mark, di ba kayo napipikon kay coach kung nagagalit kasi kami napipikon minsan. Strikto. Kasi medyo parang pag nakikita mo, sigaw na sigaw. Di ba? Pag nasa court, di ba? Sigaw na sigaw eh. Ang ginagawa ng mga camera, pinofocus pa kay coach team ko. Ano yan? Sanay na kayo dahil... Sanay na rin po kasi kami, siguro. Kasi minsan naman po, pag sumisigaw siya, siguro sa... Ano na rin po, sa referee na rin po siguro. Sa referee. Malintawa, ganyan. Anyway, tayo naubusan ng oras. Mark, sino ang pinaka gusto mong kasama pag nasa court ka sa, ano, may laro kayo sa Alaska? Sino yung tinitingnan o di kaya naman, basta kabagang, kumbaga, masarap kasama sa court? Madami po. Sila ano po, Tony De La Cruz, si L.A. Tenorio. Talagang ano sila eh. Kasi po, si Tony, talagang veterano na siya maglaro. Talaga siya yung captain ball namin. Tapos si LA nga, yung sa pagiging court general niya, talagang magaling siya sa pagdadala ng bola. Tapos sa pag-ano ng play namin. At saka maraming assist na nanggagaling kay, ano, kay LA. Kay LA, no? At si LA, hindi ano, di ba? Namamasa ng bola. Pero si Tony, matagal na naglalaro si Tony, di ba, Ruel? Oo, matagal na. Marami siyang pinagdaanan na. Shell. Ilang taon na ba si Tony ngayon? Siguro mga halos ano yun. Siguro at least mga 10 years na siya naglalaro. 10 years na. Talagang matagal na, no? Matagal na. Ang natutuwa ako sa lahat, Chris, talagang, kumbaga, yung malaking improvement ng laro din ni Mark. Hindi na? So, Mark, napansin mo ba na, especially itong last conference, talagang, kumbaga, ibang-iba na yung laro mo na. Diyan ka na, may kumpiyansa ka ng tumira, may kumpiyansa ka ng mag-set ng play. Sa play mo, anong pinakamalaking dahilan kung bakit nag-improve na ganito ang laro mo? Siguro po, ano rin, nasa ano na rin po yun eh, sa tiwala ng coach mo. Kung may tiwala sa yung coach mo, talagang magkakaroon ka ng kumpiyansa para maglaro na maayos. Mm-hmm. Okay. Mensahe mo, Mark, para sa inyong mga... fans, lalong-lalo na siya. Dahil hindi kayo nakapasok sa final na siya, siguro next conference. Ano yung mensahe mo para sa kanila? Nalalamig na kami pareho. Ang lamig na aircon. sa fans po ng Alaska, sa lahat po ng mga fans namin,
Wag po kayong magsawang sa pumuporta sa amin.